Nabitin ba kayo sa part 1 ng tips para ma-fall si crush sa'yo? Well, ito na po ang part 2 natin, another 5 tips and tricks para ma-fall si crush sa'yo. Saluhin mo na siya dahil siguradong babagsak na siya sa piling mo. Number 1, gamitin si mutual friend. Kung hindi ka personally kilala ng crush mo, pero may mutual friend kayo, well, gamitin mo si mutual friend para siya ang magpakilala sa inyong dalawa. Paghandaan mo ang araw na yun. Magpaganda, magpagwapo ka, magsuot ka ng maayos. Magpaganda means hindi kailangan mag-makeup ng todo. Okay na yung bagong ahit ng kilay at huwag mong masyadong nipisan, girl. At mas okay yung no makeup, makeup look. Kahit sinong tanungin mo, mas na-appreciate ng mga lalaki ang natural look. And of course, siguraduhin mo rin na nag-heal na ang 3 o 5 mong pimples sa mukha para mas confident kang humarap at ngumiti kay crush. Leave a good impression to him or her. Number 2, i-add mo sa Facebook at i-follow mo sa IG. At dahil magkakilala na kayo at syempre nagkaroon na rin ng konting kwentuhan, i-accept ka na niya ngayon sa Facebook. And i-wish mo na rin na i-follow back ka sa IG. So, pag friends na kayo sa Facebook, syempre huwag na huwag mong kalimutan i-view ang mga stories niya at mag-react sa mga posts niya. Huwag ka naman masyadong atat na ikaw laging nangunguna sa pag-heart ng mga selfies or posts niya. Huwag magpahalatang patay na patay. Pero ay paramdam mo na andyan ka. Mag-comment ka para may interaction kayong dalawa. At dahil hindi kayo madalas magkita gawa ng pandemic, be visible din sa social media. Bumawi ka na lang sa social media. Doon ka magpa-impress sa kanya. Post your best shots. At syempre, gandahan mo na rin ang caption. Mag-post ka ng mga sensible na mga bagay. I'm sure makukuha mo rin attention niya. At baka nga i-stalk ka rin niya sa social media. Number 3, i-chat mo siya. Pag hindi mo pa close ang isang tao at lalo na pag mahihiyain ka, mahirap para sa'yo ang mag-initiate. Pero kung hindi ka gagalaw, walang mangyayari. Kaya make a move. I-chat mo siya. Mag-isip ka ng dahilan, paraan o topic kung bakit kailangan niyang replyin ang chat mo. Halimbawa, may mutual friend kayo, gawin mong instrument si mutual friend. Hindi nyo pag-chichismisan si mutual friend, gagawin mo lang siyang prop. At mag-isip ka na lang ng diskarte paano mo patatagalin ang convo nyo. Para next time, hindi ka na mahihirap maghagilap ng sasabihin. Magiging natural na ang dating ng pag-chat mo sa kanya. Number 4, be friends with her or his friends. Ang may mutual friend kayo ay hindi sapat. Kaibiganin mo ang mga friends niya. Big factor na makasali ka sa group of friends niya. Yan ang one of the fastest ways para maging close kayo ng crush mo. Dahil pag belong ka na sa group or marami na kayong mutual friends, the more you befriend her or his friends, the more chances of winning his or her heart. Number 5, kung estudyante ka, mag-aral kang mabuti. Kung graduate ka or kahit hindi tapos, maging masipag at madiskarte. Sa estudyante, kung bulakbol ka, sa tingin mo magugustuhan ka ng crush mo? Advance na mag-isip ang mga kabataan ngayon. Titignan nila agad kung may future ba sila sa'yo. Lalo na pag ang nanay nila ang kumilatis sa'yo. Ay, wala na. So, ipakita mo na masipag kang mag-aral. Hindi naman kailangan with honors ka. Basta huwag kang bulakbol, gandahan mo ang performance mo sa school at magtapos ka. I'm sure hindi lang si crush ang mai-impress sa'yo, pati pamilya niya. Sa mga graduate naman or kahit hindi pa tapos, ipakita mo kay crush na masipag kang maghanap ng trabaho at madiskarte. Pag niligawan mo si crush at naging kayo, dapat lang na may income ka. Siyempre, gagastos ka ng pang-date nyo, pang-loan mo para mag-video call kayo lagi, pamasahe mo pag dadalaw ka, at pang-regalo pag mansari. O diba, magastos magka-jowa? So, make sure na si crush ay low maintenance din para hindi laging butas ang bulsa. Kaya, bago mo ligawan si crush, maghanap ka muna ng work. Dear, may kasabihang no money, no honey. Yan po ang part 2 natin para ma-fall si crush sa'yo. Hope you liked it and please do subscribe. Thank you!